din naman, napakatismosa rin ito. At saka napakatamad. Ang tamad maghanap. Tumatong si Gigi at sinabi niya na wala daw kahihinat na ng paghahanap nila ng magulang. Kasi alam mo, Pat, feeling ko dahil sa ginawa namin ni Ma'am Hilda, no, sa dami na naming mga, anong tawag noon? Mga pag, anong tawag doon? Paghahanap, pag-uusisa, pag-research, ganyan. Parang, na-realize siguro ni Gigi na parang wala kang kahinatnan kasi minsan nag-aaway sila or alam mo yun, kagaya ni Kai at saka ni Tisay, di ba? Nag-aaway. Pero alam mo naman, bandang dulo, pag, di ba, masolusyon na naman tsaka maaayos anak. Medyo tamad lang talaga, siguro. Hindi, at saka para sa akin, kung ako kunwari si, katulad kunwari ni Angge, na yung iba kong mga kaibigan, alam na nila kung sino yung mga magulang nila, pero bakit ako, hindi ko pa rin alam. Alam mo yes. Yung gusto ko rin makilala kung sino yung magulang ko kahit na pinamigay nila ako or whatever. Alam mo yung gusto ko silang makilala, gusto ko makita kung sino sila, alam mo yun. At saka siguro tama din si Lola Pet na parang walang may bata pa si Angge, alam natin 'yan. At syempre mako-concern tong si Lola Pet na paano na lang si Angge pag nawala na ako. Yes, yes. At saka feeling ko pa ta, based on my experience, wow. Boy, experience. Ano, para kasi pag nahanap mo na yung magulang mo, nalaman mo lang kung nasa araw, nakilala, magiging buo pa, magiging buo ang pagkatao mo. Kasi pag hindi, di ba, ang hirap eh. Ang hirap pag hindi ka buo eh. Ang daming pong parang mga magsiself-pity ka kung nung isipin mo. Kasi tuwing nalulungkot ka, wala kang pagsasabihan ng totoong pamilya. Speaking of nabubuo ang isang tapag nakikilala ang tunay ng mga magulang, tignan mo to si Kai ngayon. Diba? Yes. Eh, effort siya ngayon na maghanap ng trabaho para makatulong din sa pamilya niya. Diba? Na parang tinanggap niya. Alam ng mga tao na meron siyang ginawang kasalanan noon. Alam nila na nag-cheat siya sa exam. Pero tinanggap niya at humingi siya ng pasensya at alam niyang kailangan niyang harapin yung lahat ng consequences dahil sa ginawa niyang yun. Diba? Yung parang... Ay, ang... Alam mo pa, pag mga gano'n, parang alam yun, pag nagbabago na ang tao, parang ang sarap sa pakiramdam, just parang naiiyak ako. Kasi alam mo yun, yung parang unti-unti nang nag-heal ang mundo, nag-heal ang tao, tapos magmamahalan kayo kasi tanggap mo na bilang ikaw kung sino ka. Alam mo yun, so wala ka ng galit sa puso. Parang ang sarap sa feeling, di ba? Oo. At dahil unti-unti nang nagiging mabait si Kai at nare-realize niya yung mga pagkakamali niya, tingin mo ba matanggap siya sa work? Hindi ko sure ha, kasi hindi ako nag-interview eh. Charot. sorry po. Sana naman matanggap para makatulong siya kay Lance. Ay, yung mga viewers natin, i-comment din sa baba kung sa tingin ninyo matatanggap si Kai sa trabaho. Ha? Oo, tsaka mag-comment kayo kasi handang-handa po kaming bumati sa inyo dahil syempre nami-mystery namin kayo dahil nga naka-execute tayo. So, kailangan natin magkumustahan, mag-shoutoutan. So para, alam mo yun, gustong-gusto namin basahin yung mga comments nyo dahil, di ba, nakakatuwa. Yes, kaya comment lang kayo dyan sa baba with a hashtag BU, pagbabago. O, di ba, may time pa tayo na kumbatiin po ang aking friend na ang ating LD, Erwin Cruz. Nako, binabati kita, sila, ang ating mga make-up, ang batiin natin, sila... kaya ko to Mama Monica Cora, Mama Henry Jerome. At saka Jerome, ayan, yun po yung mga nag-alaga sa amin sa set, syempre mga utility natin, sila Kaloy, at saka lahat po, sila Lloyd. Yes.